Hindi naman siguro siya ganun kabobo na magpapaloko siya, no? Kasi nasa pamahalaan siya. Hindi magpapaloko sa mga kaalyado ng mga teroristong grupong CPP-NPA-NDF si House Speaker Martin Romualdez. Ito ang paniniwala ni Pastor Apollo C. Quiboloy kasunod ng ginawang courtesy visit ng Makabayan Block kay Romualdez. Sa kanyang programang Powerline itong Martes, Oktubre 3, tinanong ang butihing pastor kung ano ang kanyang saloobin kaugnay sa nasabing courtesy visit. Sa isang Twitter post ni Teddy Casino, makikita ang mga larawan ng pagbisita ng Makabayan Block kay Romualdez. Saan ni Casino, ang pagpunta ng mga kaliwang grupo ay upang ipanawagang i-realign ang $2.95 billion Confidential at Intelligence Fund para sa proposed 2024 budget sa Health, Education, Agriculture at Social Services. Umani naman ito ng samot-saring batikos mula sa publiko. Payag naman ni Pastor Apollo. Hindi natin pwedeng i-judge kaagad na gano'n. Pero yung mga tao, hindi mo maiwasan yung mga opinion ng nakararami, no? Na ma-accommodate sila ng ating Speaker of the House. So, bilang Pilipino, pwede mong tanggapin ng kahit sino. Kahit pamukhang satanas siya, kung siya'y Pilipino, nagkusang loob naman, ng magandang loob na mag-courtesy call, tanggapin mo. Ang tanong lang dyan, kasabwat na ba siya ng dahil sa pagkikitang ito sa mga makakaliwang grupong ito? Bagamat naniniwala si Pastor Apollo na hindi magpapadoko si Romualdez, lumakas naman anya ang loob ng Makabayan Block na kilalang prenteng organisasyon ng CPP-NPA-NDF na sentrohan si Vice President Sara Duterte upang mawala ang hinihingi nitong confidential fund. Lumakas ang loob nila. Nagkaroon sila ng kaalyado, ang House Speaker, na naging kaibigan na nila ngayon. Lumakas ang loob nila, pati na ang confi fund ng Davao City. Gusto na nilang kalkalin. Lumakas sila. Mamamayagpag na naman sila. Ang delikado rito, pag lumakas na naman ng NPA at nagkaroon pa ng funding, na dahil maluwang na naman sila, ayan ang dapat bantayan. Kasi ayaw na talaga ng taong bayan ang CPP-NPA-NDF. Gusto nila mawala ng salot na ito, teroristang grupo ito, sa balat ng lupa ng Pilipinas. Gayet naman ng buting pastor na dapat sana'y mayroong discernment ang House Speaker upang alamin ang pakay ng Makabayan Block. Kung ikaw ay Speaker, meron kang discernment kung ano ang pakay nila at layunin, baka gamitin lang ako nito para maging ganito. Etc. etc. Ang resulta nakita natin na wala ang confipan, hindi na patuloy, nagtagumpay sila. Hindi ko ni sinasabing naloko nila at nabola nila ang ating House Speaker. Hindi ko sinasabi 'yon. Ang sinasabi ko lang, naging matagumpay ang kanilang pagbisita. Kasunod ng courtesy visit, matatanda ang tinapyas na ng Kamara ang hinihinging confidential fund ng Vice Presidente para sa Office of the Vice President at Department of Education na nagkakahalaga ng 650 million pesos. Samantala, muli namang ipinaalala ni Pastor Apollo na siya at ang SM&I ay mananatiling dumedepensa sa pamahalaan laban sa komunistang teroristang grupong CPP-NPA-NDF. Tayo naman, ako naman at sa SM&I, pinagtatanggol natin ang pamahalaan. Alang-alang ipagtatanggol ko ang makakaliwang itong alam kong kaalyado ng mga front ng CPP-NPA-NDF. Kung nakipagkaibigan sa kanila at naging kaalyado nila at naging kaakibat nila sa kanilang mga plano o nalin lang siya, anong magiging kalalagayan niya? Anong mapapaliwanag niya sa ating bayan, na-convert siya? Yun ang tanong. Magiging kalaban na ba natin ang ating House Speaker because of this? Taong bayan ang sasagot noon, hindi ako. Dagdag ni Pastor Apollo, ang pakikipag-alyansa sa mga kilalang kaalyado ng CPP-NPA-NDF ay magdudulot ng kawalan ng kumpiyansa ng taong bayan na ayon naman niyang mangyari sa mga nakaupo ngayon sa administrasyon. The conclusion belongs to the Filipino people. Bubulusok ka talaga. Mawawala ang kumpiyansa ng taong bayan sa iyo. Ayaw nating mangyari yun. Gusto natin na manatiling malakas,
mapayapa ang ating bansa at ang ating mga leader na naririyan ay gusto nating manatili sila sa trust ng ating bansang Pilipinas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ito si Ina Mortel, SMNA News.